Pero pag irregular ang expenses mo at ginastos, tapos ka, Erika. Kung wala kang ipon for that, uutangin mo, i-charge mo sa credit card, yari ka talaga. Videos that will make you wealthy and debt-free. Nahirapan ka ba mag-budget? Nahirapan ka ba mag-track ng expenses mo? Hindi mo na alam kung paano mong babalansihin ang kinikita at ginagastos mo. Nako, good news! In this episode, we're going to talk about 10 things you should avoid doing when it comes to budgeting. Hi there, this is Chinky Tan! Nako, usapang budgeting tayo, budgeting mastery. Alam mo, sa episode po natin na ito, pag-usapan natin how you can unlock the secrets to successful budgeting. Okay, alam nyo, ito lang, nakaka-stress talaga. Pagka nagba-budget na po, syempre naman, lalo na kung kapos ka. At alam na alam mo talaga, yung gastos mo ay higit pa sa kinikita mo. And we've all gone through that. Ako, pinagdaan po rin yan. Pero you know what? Life will be less more stressful, less stress, if you have the ability to manage and budget your money well. And that is what I want to happen for you. Kaya nga, ito lang gagawin po natin. Instead of teaching you what to do, meron naman tayong ibang module for that. Ang gagawin ko po sa episode na ito, 10 things that you should avoid doing para hindi masira ang budget mo. Number 1, guesstimating. Ano yung guesstimating? Guess and estimate. Hinuhulaan mo lang kung magkano ang gastusin mo. Kaya nga minsan may nakausap ako, paano ka ba nagbabudget? Well, depende sa ATM ko. Ano ibig sabihin? Pinapasok ng ATM card ko, kung ano yung nakita ko sa loob ng ATM ko, yan ang binabudget ko. Ay nako, if that is the way you budget, maniwala ka. Kung paano kung this month 10,000, next month 5,000 na lang, ganun ka ba magbudget? No. You cannot rely on guessing. Di ba? Kailangan you have to track your expenses. Kaya nang i-review mo kung magkano talagang income mo, tunay talaga income mo at magkano talaga ang tunay mong gastusin. Never do that. Never guess. Number 2, para maayos talagang budget mo, maniwala ka, avoid this. Neglecting small purchases. Alam mo, ito lang, atin-atin lang. Ang nakakapatay talaga sa gastusin, hindi yung upa, kuryente at tubig. Ang nakakapatay sa gastusin, yung mga maliliit na mga gastos natin na di natin nililista. Sample, bumibili ka ba ng ready to drink? O like for example, yung mga Sito, di ba? Ting, Cobra, Samurai, 20 pesos yan. Araw-arawin mo lang, 1 bottle a day. Kahit mineral water, 1 bottle a day. 30 days multiplied by 20 pesos, that's 600 a month, times 12 months, 7,200 a year yan. Tubig lang yan, ha? O may kakilala kayo nag-yossi. 10 piso lang, makadalawang stick, 20 a day, 600 a month, 7,200. Tubig at yossi, 14,000 agad. O, imagine mo, kung minimum wage earner ka, 14,000 na pupunta sa tubig at yossi pa lang. Kaya ang nakakapatay sa gastusin, yung mga maliliit. Third, we should avoid doing talaga, ignoring irregular or infrequent expenses. When you say irregular, yung wala sa plano, wala sa budget, tapos ginagastos mo, patay ka dyan. Kasi ito lang ha, ang reality. Income is limited, expenses are unlimited. Income is fixed, pero expenses is not fixed. Nagyaya lang friend mo na mag-sum you, 500 na yun. 500. Eh kung wala sa budget yun, wala naman problema pag nasa budget. Pero pag irregular, ang expenses mo at ginastos mo, tapos ka, yari ka, sira ang budget. Number 4 na kailangan natin iwasan, failing to review and adjust. Ang budgeting kasi, moving yan eh. Hindi naman one-time task lang yan. Alam mo, kahit maganda ang plano natin, minsan nasira. Okay, like for example, bigla na lang nagkasakit ang pamilya. O kung nagkasakit, o sira na budget mo. Diba? Kailangan mag-adjust ka. Yung siguro travel fund nyo muna, gagamitin mo muna for medical fund. Ganun po talaga. Kaya kailangan mag-adjust. Number 5, na kailangan natin iwasan, not setting realistic goals. Alam mo, pag nagbabudget po tayo, no, kailangan maging tapat ka, be honest with yourself. Kung kaya mo ba talaga ang gusto mo o hindi. Like for example, gusto namin mag-travel, o Disneyland, Hong Kong Disneyland. Sa totoo lang, meron ka bang perang na ipon? Diba? Another discussion yan. Parang kung wala kang ipon for that, uutangin mo, i-charge mo sa credit card, yari ka talaga. Ano mo mangyari niyan, ending yan, travel now, pulubi later ka. So, dapat, meron kang tinatawag na funds. Kung wala kang funds, instead na mag-Hong Kong ka sa Disneyland, baka kailangan mo mag-enchanted muna. Number 6 na kailangan po natin iwasan pag tayo po ay nagbabudget, ignoring the importance of tracking and monitoring. Ito lang mga friendship. Kailangan mo i-track ang iyong gastusin. Bakit? You got to know where your money is going in order for you to know where you're heading. Dalawa lang financial direction natin. Financial freedom or financial disaster. Pag hindi mo tinatrack yan, financial disaster yan, maniwala ka. Kasi bigla na lang, ang dami natin posibleng gastusin.
Agree? Number 7 na kailangan mo i-avoid para hindi ka nagbabudget, especially when you're a couple, failing to communicate and involve others. Pag meron kang asawa, meron kang magulang or ano, eh kailangan sama-sama kayo nag-uusap tungkol sa budget. Bakit? Kasi many are your plans, pero yung mga iba, may ibang plano rin. Di ba, ang plano mo magtipid, ang plano naman niya gumastos. Or ang plano naman niya, eh may babayaran siya, eh plano mo gumastos. Nakigets nyo? Kaya kailangan mag-usap po kayo sa budget, lalo na kung kayo mag-asawa. Always remember, every spending decision must be an agreed decision. The 8th thing that you should avoid when it comes to budgeting, not allowing flexibility. Kasi ang goal ng budget, it's a guide, di ba? Pero nagbabago minsan ang mga sitwasyon, lalo na kung may emergency. Like, huwag naman po sana, naumpog ang ulo ni baby o ng anak mo, tapos biglang nagdurugo. I-rush natin si baby sa hospital. Bakit? Nasa budget ba yan? I-budget muna na yan. Nako. Number 9, neglecting saving for emergency fund. Ayan na. O yun, sinasabi ko. Huwag naman po sana na mawala ng work, mawala ng trabaho. Ay, ano mangyayari? Nga. O, pag nga, ano mangyayari? Mapipilitan ka mangutang. Pag nangutang ka, ano mangyayari? So, imagine mo, ha, nangutang ka, magbabayad ka na ng interest. Diba, nakaka-stress na yun. Tapos, at the same time, wala ka pang trabaho, mangungutang ka ulit para maghanap ka ulit ng trabaho. Tapos, habang ikaw ay nagtatrabaho, nagbabayad ka ng utang. Nakaka-stress yun. 10th thing, and this is the most important thing I do believe na you should not do when it comes to budgeting. Allowing failures and discouragement to stop you. Ang budget is a long-term commitment. At saka, somewhere down the road, our roads are gonna cross again. And it doesn't really matter, man. Hindi, ibig sabihin, somewhere along the road, kasi talagang magkakaroon tayo ng mga setbacks. Akala mo, palabas ka na sa utang. Akala mo, mababayaran mo na bigla na lang may nangyari. Kaya kailangan po, maintindihan po natin, make adjustments. Ang goal po natin when it comes to budgeting is inaayos mo na, diba? Ulitin nga natin ang 10 nating iwasan para hindi masira ang budget nyo. Guesstimating, neglecting small purchases, yung mga maliliit na gastusin nyo nakakapatay. Ignoring yung mga irregular na mga expenses, yung bigla-biglaan. Number 4, failing to review and adjust. Number 5, hindi realistic ang goals mo. Number 6, hindi ka nagmo-monitor. Number 7, hindi mo ini-involve mga mahal mo sa buhay sa budgeting. Number 8, hindi ka flexible. Number 9, hindi ka nag-iipon para sa emergency fund. And last, mabilis ka ma-discourage. Alam mo, among the 10, let me ask you this question. I-type nyo na lang sa comment section. Sa palagay nyo, saan kayo guilty? And I hope that this session of ours na na-enlighten po kayo. And if you want, guys, ha, ito lang. Kung gusto nyo pang matuto ng mga iba pang mga diskarte, these are one of the things that we are discussing in our group coaching community called TYL, The Yayamanin Life. So if you want to learn more about The Yayamanin Life, ano ba tong group coaching na ito, by invitation lang to, i-click nyo na lang po sa comment section. So maraming salamat po. Thank you very much for tuning in. As I always say in my program, ang tamang karunungan, ang tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.